Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee, Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Robin Louis Russell. Yes, come on, church, all the time. Praise the Lord. God is good. Sing it out. All the time. Hallelujah. God is good. All the time. God is good. All the time. Thank you, Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting live dito sa Jesus Coffee Church. Ayan, binabati natin everyone joining us this night sa ating OPM. Salamat po sa inyong paghintay. Alam ko ginagawa mo yan, hindi para sa tao, kundi para sa ating Panginoong Diyos. Good evening po, binabati natin mga online viewers natin. Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan, ilang araw na lang at bagong taon na. And syempre, dinideclare na natin, this coming New Year 2021 is a year of new beginnings. Kaya salamat sa Diyos sa ating mga kapatid. And believing the Lord Jesus na kikilos siya sa ating mga buhay with na magagandang gagawin ng Panginoon sa ating lahat. Salamat sa Panginoon Diyos. And thank you Lord Patricia Arca, Stephanie Ocampo. Good evening Brother Huge, binabati natin Sister Grace, Mommy Bang, Kuya Genesis, Melody Paggio, Celine Rovillos. Thank you Lord. If you're first time joining us sa ating OPM, ini-invite namin kayo mag-type dyan ng new blessing. Good evening sa iyo, Mommy Jo. Hello po. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa mga kapatid natin joining us, huwag po natin kalimutan mag-share ng ating live video. Itag na natin ang ating mga mahal sa buhay at ayaan natin na tayo'y pagpalain ng Panginoon. And through our sharing, makakilala sila sa Diyos at tagapagligtas. Good evening po, Sister Celine. Ayan, Ninang Amor. Good evening. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon. We are continuing our series. Ayan, Take Home. Ayan, napakaganda kung di nyo po napanood yung Take Home natin kahapon, yung ating faith. Ite-take home na natin at kakalimutan na 2020 ang takot. At ngayon naman, pag-usapan natin mamaya-maya ang salita ng Diyos. Take home our hope in the Lord. May pag-asa po sa ating Panginoon. Kaya join us this night sa ating OPM sa panalangin. Samahan niyo po kami. Let's close our eyes and bow our heads in prayer. Maraming salamat po, Panginoon, aming Diyos at tagapagligtas. We thank and honor you, Lord. Salamat po sa pagkakataong malaya kami muli maipahayag ang makapangyarihan mong salita. Mabuting balita aming pong tinatanggap. Tonight, Lord, we ask of your Holy Spirit to speak to us and through us, Lord, sa lahat po ng aming mga gawain. Manahan ka nga po. Ang presensya mo ay maranasan namin, maging sa loob ng aming mga tahanan. At kung nasaan man kami ngayon, Panginoon, puspusin mo po kami ng banal na Espiritu. Bigyan mo po kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa lahat ng mga salita na ipapahayag manggagaling po sa iyo. Makikinig po kami sa mga pagtuturo mo, Panginoon. And tonight, Lord, we pray for our brothers and sisters joining us, Lord. And salamat po sa special blessing of peace, of your joy and your anointing to each and every one of us. Salamat po sa mga committed. Salamat po sa mga nag-share ng live video. Maraming salamat po para sa mga kapatid naming nananalangin, sa mga umaasa, sa mga patuloy mong pinagpapala. Maraming salamat sa kanilang buhay. And Lord, for this time, again, we are thanking you and we are asking of your presence. Samahan mo po kami, Panginoon. Maging bukas po ang aming mga puso at isipan na itanim ang makapangyarihang salitang binhi ng salita ng Diyos. At Lord, ito po ay tumubo, lumago at magkaroon ng maraming bunga sa aming lahat. At ang bunga na ito ay magbibigay ng kaluwalhatian, magtatagal sa iyo lamang karangalan, papuri, pagsamba. And Lord, sa mga awitin na ito, Panginoon, pangalan mo po ang aming itataas, wala nang iba. Salamat po dahil ang mga anak mong matuwid, Lord, mabuwal man ng pitong ulit, tiyak na makakabangon muli. Kaya Panginoon, salamat po sa kalakasan na makabangon kami muli at matapos ang taon na ito na may magandang kalusugan, iniingatan, Panginoon. Salamat po sa protection mo for the whole 9 months, Lord God. And we thank you in the name of Jesus sa pagsama mo po
sa aming lahat sa 2021 as we declare year of new beginnings. Kaya Panginoon, maraming salamat. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, kaluwalhatian. Sa iyo lamang, Panginoon, wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Thank you, Lord. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting. Thank you for praying with us, mga kapatid. And if you're first time joining us tonight, pakitype naman dyan, new blessing. Good evening. Happy New Year sa ating lahat. Merry Christmas pa rin. Dala-dala pa rin natin ang kagalakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, sama-sama tayo, ready na natin, aawitin natin yung kanta ng binigay sa atin ng Lord, Bangon! Ayan, sa mga kapatid natin na nabuwal, makapitong ulit man o maraming beses, may kalakasan galing sa Panginoon. Makakabangon tayong muli. Amen? Praise the Lord. At habang hinihintay natin yung mga lyrics sa ating Bangon na song, thank you Lord sa ating mga kapatid joining us. Our brothers and sisters, international churches, sa ating mga kapatid sa Greece, Pastor Bo, Pastor Josephine, ayan, salamat sa Panginoon sa inyong buhay, Chicago Church, dyan yung ating J. Comfy, Japan, Canada, California, Brother Ronel, Sister Kay, thank you Lord, binabati po namin kayo, pagpalain kayo ng Panginoon, and sama-sama po tayo na masa sa Panginoon na may maganda siyang gagawin this 2021. Sa mga kapatid natin sa Macau, Thailand, sa Japan, konbawa po, Mami Kylie, Sister Ethel, ayan, salamat sa Panginoon. Happy, happy New Year sa ating lahat. We declare this year 2021 as a year of new beginnings. Ayan, handa na ba tayo umawit sa Panginoon? Kakantahin natin, Bangon. Are you ready? Come on, sing it out, church! Bangon! Yes! Thank you, Lord! May challenge lang tayo sa sounds natin, but praise the Lord. Praise God! Thank you, Lord! Baka kabangon muli! Mapalad ang taong nananalig sa iyo, hindi mabibigo, di matitinag, dumating may bagyo, nakatayo siya sa bato, itaas ang kamay, iyong wagayway, ang bandila ng ating tagumpay, huwag kang malumbay, sa Diyos maghintay. Sabay-sabay! Bangon ang sigaw ng puso, hindi pagagapin anuman ang hamon. Bangon, buong tapang harapin, tumayo ka't magningning, kamay ng Diyos ay abutin. Bangon! Amen! Thank you, Lord. Sing with us. Sa bawat hakbang, kaligtas ay tiyak. Si Jesus ang kalasag. Sa laban ng buhay, hindi aatras. Panginoon ko ang lakas. Itaas ang kamay, iyong wagayway. Ang bandila ng ating tagumpay, huwag kang malumbay, sa Diyos maghintay. Come on, church! Bangon ang sigaw ng pusong hindi pagagapi, anuman ang hamon. Bangon, buong tapang harapin, tumayo ka't magningning, kamay ng Diyos ay abutin. Come on! Hindi pagagapin anuman ang hamon. Bangon, buong tapang harapin, tumayo ka't magningning, kamay ng Diyos ay abutin. Yes, Lord! Patuloy na makakabangon ang mga naghihintay at nagtitiwala sa Panginoon. May panibagong lakas. We worship you, Lord.
Come on, Jesus, we honor you. Sa tuwing ikaw ay napagod at naglalata, maghintay ka lang sa Diyos at magtiwala. Ikaw ay lilipad na tulad ng mga agila, tatakbo ngunit hindi ka manghihina. Lumalakas, sumisigla. Lumalakas, sumisigla. Bangon ang siga ng hamon. Bangon, bungtapang harapin. Tumayo ka't magningning, kamay ng Diyos ay abutin. Bangon ang sigaw ng puso, di pagagapin ano man ang hamon. Bangon, bungtapang harapin. Tumayo ka't magningning, kamay ng Diyos ay abutin. Bangon! Yes! Hallelujah! Thank you, Lord God. Makakabangon muli. Kaya mga kapatid natin, nanonood and joining us for the first time. Kapatid, bangon! May kalakas ang galing sa Panginoon. Let us face 2021 full of hope, knowing that God has great plans in store for you and for me. Kaya good evening po sa ating lahat. Again, we thank God for your life. Thank you for joining us on our OPM online prayer meeting dito sa Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Roban. Salamat sa mga kapatid natin na patuloy na nag-share. Walang sawang naglilingkod sa Panginoon through our digital evangelism. Pakitag na po yung mga mahal natin sa buhay. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Ayan, salamat sa Panginoon and we honor the Lord in your life. Salamat po sa mga patuloy na nagpapagamit ng kanilang buhay, lalo na itong social media platform. Kaya mga kapatid, ini-invite po namin kayo to please follow and like our Facebook page, Jesus Comfy Cavite. Nasa 3,000 plus na yan. And talaga naman si Lord ang nagpapalagot, nagpaparami. And through you mga kapatid, let us invite our family and friends. Kaya salamat sa Panginoon, naroon din po tayo sa ating YouTube channel. Ayan, sa Jesus Comfy Cavite. Paki-follow, like, and subscribe na tayo. Marami po tayo mapapanood doon, mga awitin na galing sa Panginoon, original compositions, nandun din yung ating mga time out episodes. At syempre, kung di nyo po napanood yung declaration natin, let us receive the anointing of God and the word and the promise of the Lord sa atin. 2021, a year of new beginnings. Samahan mo lang kami, patuloy ka lang sumabay, makinig, sumunod, at makaka-experience ka ng mga bagong simula sa ating mga buhay. Marami man pong nangyari sa atin this 2020, we know that the Lord is with us, and let us put our trust in His presence. Kasama natin ang Panginoon, and also, magtiwala rin po tayo sa Kanyang kapangyarihan. Kaya niya po tayong tulungan at tayo ay magtatagumpay sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. And again, thank you Lord for joining us. If you just came in, good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting Live dito sa Jesus Comfy Church. Again, ako po si Pastor Roban. Comfy break muna tayo mga kapatid. Thank you Lord. Woohoo! A comfy break. That's a good idea. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yes, praise the Lord! Congratulations po sa ating mga kapatid joining us sa ating Comfy Break. Ang question natin dyan sa pinost natin sa Facebook page, sino po yung tao na inutusan ng Panginoon na pumunta sa lugar na hindi naman sinabi kung saan, pero dahil narinig niya ang Panginoon, dahil ang Diyos ang nag-utos sa kanya, sumunod pa rin siya kahit hindi niya alam kung saan pupunta. Matatagpuan mo yan in Hebrews chapter 11 verse 8. Sino siya? Si Abraham. That's why he is called the father of faith.
Kasi isipin natin mga kapatid, kahit hindi niya alam at walang sinabing lugar ang Panginoon, sabi lang ng Lord, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Sige po, pupunta po ako. At sumunod si Abraham, kahit hindi niya naunawaan, hindi niya naintindihan kung saan ba siya dadalhin ng Panginoon, but he trusted the Lord. And I believe right now, God is calling us to trust Him. Even when we don't understand, He is testing us if we will obey His voice. Kaya mga kapatid, tulad po ni Abraham, magpatuloy tayo na i-honor natin ang Lord sa ating mga buhay at simple lang mga kapatid, sumunod tayo sa tinig ng ating Panginoon. That's a good idea! Presented by OPM Online. Yes, praise the Lord, hallelujah, and again, salamat, congratulations sa mga sumagot ng Abraham, yung inyo po mga pangalan, electronic raffle natin yan, this coming Sunday, mananalo na naman kayo ng mga prizes, and Lord, kaya kung nakatanggap ka, nanalo ka, well, praise the Lord for your life, and handa na ba tayo sa Word of God this night sa ating online prayer meeting? Kahapon pinag-usapan natin is take home. Sino mahilig mag-uwi dyan? Okay? Sino mahilig magbalot dyan? And I pray right now, 2020, meron tayong iti-take home. Pero huwag yung mga takot. Yes, mga maraming balitang hindi magaganda. Mga balitang nakakapagdulot ng pag-aalala, pagkatakot sa atin. Pero iwanan mo ang takot at pag-aalala this 2020. Baunin natin ang ating pananampalataya. Ayan, sama-sama tayo mga kapatid. Basahin na natin, open our Bibles mga kapatid. At ayan na tayo pagpalain ang salita ng Panginoon in the book of Romans. Ayan, Romans chapter 15. Ayan, buksan natin yung ating mga Bible. Kung meron kang Bible dyan, pwede ba pakitype I am ready dito sa OPM. Tinuturuan tayo magbasa ng Bible at maunawaan natin ang salita ng ating Panginoon. Romans chapter 15, verse 12 hanggang 13. Pakitype I am ready kung meron kang Bible. Basahin mo, pakitsikan, pakilagyan na ng note, okay? Pakihighlightan na yan. Romans chapter 15, verse 12 to 13. At syempre, habang binubuksan niyo mga Bible niyo, pinapasalamatan natin ng Lord sa ating mga faithful kingdom partners. Praise the Lord for your life. Amen! Woohoo! Salamat sa Diyos, pinatunayan mo ang iyong pananampalataya. Sa gitna ng pandemya, kakulangan, pagkawala, panghihina, patuloy kang sumunod sa Diyos sa pagbibigay. Pinatunayan mo na hindi ka lamang nagmamahal sa salita, pinakita mo sa gawa at sa iyong pagbibigay sa Panginoon. Kaya, thank you Lord sa ating mga faithful kingdom partners at nadagdaga na ang ating mga faithful kingdom builders sa mga kapatid natin joining us as we raise up the funds for our property sa Operation Bangon! Woohoo! We are praying for the Lord. Nabibigyan na tayo ng isang lupain na kung saan doon ay itatayo ang sanctuaryo ng Lord. Hindi na tayo mangungupahan at doon na natin sasambahin ng Diyos. And salamat po sa inyo mga tithes and love offerings. Especially itong mga sacrificial giving natin sa ating Operation Bangon. Alam niyo po, napakarami pong paraan para makapagbigay. Kanina nandoon kami sa isang mall. Napakaraming tao. Ang daming kumakain sa Eat All You Can, sa mga fast food chains. Well, kung titingnan, hindi naman talaga naghirap eh. Pinagpala talaga ng Lord. And alam niyo yun, in a way kung paano po tayo nagbibigay sa sarili natin, sa ibang tao, sa mga mahal natin sa buhay. Even more, let us give back to God. Mabuti ba ang Lord sa iyo? Pinagaling ka ba ng Panginoon? Yes. Binigyan ka ba ng Lord ng habag? Pinatawad? Yes. Ikaw ay binigyan ng grasya? Well, amen. In a way, let us give back to God sa ating Operation Bangon. Patuloy po ang aming panalangin na magamit tayong lahat sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Ayan, yung Operation Bangon, andyan yung GCash, BPI, Video Transfer. Lahat po yan pupunta doon sa funds na patuloy na lumalago. At one day, bibigyan na tayo ni Lord ng property. Makakabili tayo by the power and the provision of God. Kaya salamat po in advance sa inyong mga pagbibigay. Salamat sa Panginoon! Ayan, thank you Lord. As we continue on our series, Take Home, sabay-sabay po tayo in Romans chapter 15. Ayan. Basahin natin ang salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. In verse 12, idinagdag pa ni Isaias, may isisilang sa angka ni Jesse.
upang ito'y maghari sa mga hentil. Tayo po yung mga hentil. Siya ang kanilang magiging pag-asa. Amen! Puspusinawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. God is the source of hope. At nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Samahan niyo po kami tonight. Let us close our eyes and bow our heads in the word of prayer. Panginoon, maraming salamat. You are the God who is the source of hope. Ikaw lang po ang matibay na sandiga namin na dapat naming asahan, hindi mayayanig, hindi mauuga, hindi mawawala, mauubos. Diyos na walang hanggan, mapagmahal at mapagpatawad. Tonight, Lord, we ask of your presence in our homes. Sa pagpahayag po ng iyong makapangyarihang salita, tulungan mo kami na hindi lamang ito maitanim sa puso, kundi makita ang mga bunga. Yes, Lord, salamat sa mga blessing na meron kami, pero ang pag-asa namin, Panginoon, nasa iyo. Ang pag-asa namin, nasa iyo, aming Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa pag-asang buhay na ito. And Lord, dalangin namin sa iyong Espiritu, magturo ka po, mangaral at mangusap. Makikinig kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang lahat ng ito sa pangalan mo. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Lord. Praise God, praise God. Yes, yes, praise the Lord. Are you ready for the Word of God? Amen. Thank you, Jesus, sa mga kapatid natin joining us. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting Live dito sa Jesus Comfy Church. Ako po si Pastor Roban. Nagpapatuloy po tayo sa ating serye. Tatlong araw lamang po hanggang bukas. And then, bagong taon na. Sama-sama natin enjoy ang taong ito. At syempre, pinag-usapan natin yung series natin is Take Home. Ayan, tayo mga Pilipino, mahilig po tayong mag-uwi. Alright, mag-take home. Lalo na pag may mga handaan, pupunta sa hotel, may nakitang sinelas na libre. Alright, toothbrush, shampoo, mga sabon. Ayan, mahilig tayong mag-take home. And ito yung pinag-uusapan natin kasi ilang araw na lang po, bagong taon na. Tapos ko na ang 2020. At papasok na tayo sa 2021 and we are encouraging everyone sa pagpasok ng 2021, meron ka rin mga dapat dalhin. Amen? You take home these things in your life. Unang-una po, kahapon pinag-usapan natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Pananampalataya sa saan? Ang pananampalataya na sa pagpasok ng 2021, kasama pa rin natin ang Diyos. His presence. Let us take home our faith in the presence of the Lord in our life. Na kahit anong haraping challenges, ano yung mga pagsubok, ang mga problema, ano man yung mga trials and testings na pwede nating ma-experience, well, kasama mo pa rin si Lord. Amen? Sabi mo sa mga kasama mo, kasama natin si Lord sa bagong taon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At syempre, pinag-usapan din natin kung paano tayo dapat manampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. He promised that in Isaiah 41 verse 10, that sabi niya, "Be assured of this, I will help you." Kapatid, ano man yung mga inaalala mo, takot, iwanan mo na yan 2020. Kasama mo ang Lord. At pagdating ng 2021, tutulungan ka ng Diyos. Sa business mo, tutulungan ka ng Panginoon. Sa marriage mo, tutulungan ka ng Panginoon. Parenting issues, tutulungan ka ng Panginoon. God will help you even in your businesses. Even in your jobs, naghahanap ka ng trabaho, si Lord ang magbubukas ng mga pintuan na wala nang makapagsasara. You need healing, God will still help you. Amen? And tonight, pag-uusapan po natin mga kapatid, alam ko, excited na excited na tayo. Ano po ba, Pastor, yung dapat kong i-take home? Ang i-take home natin mga kapatid ay ang pag-asa natin sa Diyos na buhay. Sabihin mo, hope. Ayan, meron ka pa bang pag-asa? Alright? And bago po tayo mga kapatid magsimula, I want to ask you with this question. Honestly, in your heart, o pwede mag-type ka dyan ng comment freely if you want. Pero, ano yung mga plano mo this 2020? Simula pa lang ng January, mga plano mo na para bang hindi na natupad. Ano yung mga ganun ka bang pinlano nung January na hindi nangyari at hindi natupad kasi nagkaroon ng pandemic? Nagkaroon ng COVID-19, na lockdown, iba nawala ng trabaho, yung sweldong inaasahan nila, wala na.
Yung bonus nila, nawala na rin. Yung promotion, hindi nangyari kasi nga nagkaroon ng recession. Humina ang kumpanya, worse, nagsara. Yung iba, yung business nila, na yung malaking income, biglang bumaba na, humina nga dahil sa COVID-19 at pandemic. Yung iba na inaasahan nila yung salary nila na ganito, expect nila ito yung mga bibilhin ko, mag-iipon ako, hindi natupad. Well, ano yung mga inaasahan natin, pinaplano natin this 2020 na maaring hindi natupad this year dahil nga sa COVID-19, no? At ito na nga, may meron na namang banta, pero syempre hindi na tayo natatakot dyan kasi kasama natin si Lord. Ano mang variant ng COVID na yan, maaring iba sa atin, we are planning. Nakaplano pa naman kami, nakabook pa naman kami sa isang magandang beach. Wow, Boracay! Alright, pupunta pa naman kami ng Puerto Princesa, Palawan. Wow! Kaso hindi natupad. Travel plans! Hindi natupad. Ano pa yung mga plano na hindi natupad this 2020? Sana, nagtatayo sana ako baso ng business. Kaso, nagastos ko nung nag-lockdown yung puhunan. Alam mo yon, nakabook pa naman kami. Kung kailan kami nakabook, tsaka nag-lockdown. Alam mo yon, yung mga travel plans natin, o yung iba gusto magpakasal ng bongga, kaso hindi na namin ma-invite kasi nga sa COVID. Alright, nakabook pa naman kami, naka-reserve na itong resort or place na ito. Dapat sana mag-birthday ako sa ganitong araw, kaso siyempre. Alam mo, we all have plans this 2020. I don't know about you, but if you're listening and watching, maaaring sinasabi mo, oh nga, merong mga plano na sana mamamasyal kami sa ganito. Magbabakasyon kami sa ganito. Lahat tayo po may mga plano na hindi natupad. And alam niyo mga kapatid, ito po mga plano na hindi natupad this 2020. Ito ay isang kalaban. At ito ay nagre-resulta para tayo ay ma-disappoint sa ating buhay. Disappointment sa mga buhay natin, no? Kalaban ito ng pag-asa. I don't know about you, pero somehow para bang nawalan ka ng pag-asa. Kasi nawalan ka ng trabaho eh. 2021, paano ko harapin? Humina business ko. Na-disappoint ka na yung mga plano mo hindi natupad. Alam mo yun, ine-expect mong mag-meet up kayo. Matagal na kayong nagplano na nasa ibang bansa siya, hindi na siya nakapunta ng Pilipinas kasi sayang. Nag-lockdown. Alam mo yun, we experience a lot of disappointments in life every time na hindi natutupad. Ano bang yung mga plano natin? Ang ibig sabihin ng disappointment is it means a displeasure caused by the non-fulfillment of one's hopes or expectation. Yung mga ine-expect mo this 2020, ay, expected ko pa naman, gagraduate ako at makakaroon ako ng magandang trabaho. There are people right now na alam mo yun, makakasakay na sana ako ng barko, kaso biglang nag-lockdown eh. First time ko pa naman. Alam mo yun, makakapag-abroad na sana ako kaso biglang nagkaroon ng lockdown. Hindi nakaalis ng abroad. Alam mo yun, simula na sana ng orientation ko eh. Kaso hindi nangyari. There are a lot of expectation and hopes for this 2020 simula pa lang January pero hindi natupad. Nagdulot sa atin na tayo ay ma-disappoint. At alam nyo, isa sa mga bunga ng disappointment sa buhay ng tao is discouragement. Nadi-discourage na siyang maniwalang uli. Ayoko na nga umalis ng bansa. Meron pa bang hope para sa akin? May pag-asa pa ba na magkaroon uli ako ng magandang trabaho? Ngayon na mabagsak ang ekonomiya, meron pa rin virus na nagbabanta, na ibang variant na naman. Well, maybe some of us, because of disappointments and discouragement sa ating buhay, para bang ito po ay kalaban ng pag-asa eh. Ito ay nagdudulot sa mga tao para mawala ng pag-asa. And if you're listening and watching, this message is for you. Kung na-experience mo yung parang nadi-discourage ka na magbukas ng business, kasi paano ba ako magbubukas? Napakahina na ng ekonomiya, wala nang bibili ng mga produkto ko. Alam mo yun, mapopromote pa ba ako? O baka natanggal ka sa trabaho, magkakatrabaho pa ba ako? O baka sayang, matutuloy pa ba yung relationship, yung partner in life ko, maikakasal pa ba kami? Alam mo yun? Well, in our life, ito po ay kalaban ng pag-asa. Ito yung nagiging dahilan bakit maraming tao nawawala na ng pag-asa. Sana, ala ko pa naman makakapag-aral ako sa magandang eskwelahan. Eh ngayon wala nang pang-tuition, tight ang budget. Akala ko pa naman makakagraduate ako in a physical graduation, naging online na lang yung graduation. Well, in a way, nakagraduate ka pa rin naman. Well, marami po tayong plano and
isa sa mga kalaban talaga ng kaya nawawala ng pag-asa is because of this disappointments and discouragement sa buhay natin. Sa mga hindi natupad na mga plano natin sa ating mga buhay. And kung pag-uusapan po natin, isa pa na nagiging dahilan kung bakit yung mga tao ay nawawala ng pag-asa, eto, sigurado yan. Na-experience mo na yan. Kahit gaano ka katibay, kahit gaano ka ka-strong in your faith, there are times in your life, in your mind, in your heart, somehow para bang nawawalan ka ng pag-asa. Bakit? Dahil sa mga matitinding pagsubok na pinagdadaanan mo. Tama ba? Sa sobrang tindi ng hirap na pinagdaanan mo, meron pa bang pag-asa? May pag-asa pa bang gumaling ako eh palala ng palala itong aking sitwasyon? Alam mo yon? Meron pa bang pag-asa na ako ay makabangon muli eh? Nawala na ako ng work. Yung asawa ko nawala na rin ng work. Alam mo yung business namin hindi na ganun kalakas. Because of great trials in your life, well, makaka-relate tayo dyan because itong mga tao sa Biblia, when it comes to great trials, testings in life, isa dyan si Job na nakaranas ng napakadinding pagsubok sa kanyang buhay. Na mismo si Job, sinabi niya, in Job chapter 19 verse 10, pakinggan mo ito mga kapatid ha. Saan man ako bumaling, ako'y kanyang pinapalo. Alam mo yung word na pinapalo kasi nawala lahat ng anak niya, 10 anak na matay. Yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang tahanan, yung kanyang mga tupa, yung kanyang mga kambing, baka, mga kabayo niya, wala na lahat. Naubos. Yung tao na kung paano dumami, saglit na panahon lamang, araw lang, oras lang ang binilang, nawala ng lahat. At hindi lang yun. Nagkaroon pa siya ng mga bukol, pigsa. Mula ulo hanggang talampakan, yung kanyang pigsa. Sabi nga sa sitwasyon niya nung kanyang asawa, isumpa mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Ano bang ginawa mo, Job? Job experienced a great testing, trials in his life. At ito yung sabi niya sa Job chapter 19, verse 10. I don't know if you're listening and watching, maaring nakaka-experience ka ng matitinding pagsubok. Na para bang tuyong-tuyo ka na, you cannot do it anymore. Na, ayoko na, pastor, di ko na yata kaya. Nawawalan ka na ng pag-asa, ang sabi ni Job. Parang punong binunot. Pag-asa ko'y natutuyo. Job was a righteous man. He has faith in God. He always honored God kahit dun sa kanyang mga anak. He's a good father. Pero alam mo, dumating sa punto ng buhay niya na nawalan din siya ng pag-asa. Natutuyo na, sabi niya, para po akong puno na yung ugat ay binunot na. Diba, yun yung pinakamalala na mangyari sa puno. Okay lang, maputulan ng sanga, matuyuan ng dahon, basta nakaugat ka pa din. Malalim ang ugat mo, ha? Mabubuhay ka pa din eh. Pero ang sinabi niya rito, parang punong binunot. Yun yung kanyang experience of his suffering, of his trials. Na sinabi niya, dahil dito, pag-asa ko'y natutuyo. And if you're listening and watching tonight, isa sa mga dapat nating i-take home this 2021, hindi yung mga disappointments natin sa buhay. Huwag mo nang alalahanin pa ang mga nangyari nung nakaraan, nung unang panahon, nung mga naunang buwan na hindi natupad ang mga travel goals mo, na ikaw ay nawalan ng trabaho. Yes, yung isipan natin, lagi naalala yan eh. Nare-remember natin yung negative kesa dun sa positive. Tama po ba? Minsan, mas lagi mong naaalala yung mga masasakit na pangyayari sa buhay mo. Well, all of those disappointments, discouragement, missed opportunities, sayang, sana, ando na ako. Huwag mo lalahanin yun, yung mga nawala na. Tapos na yun eh. Ang i-take home natin this 2021 ay ang pag-asa natin sa Diyos na buhay. Alam mo, sabi ni Job, if you read in verse 25 to 26, sabi niya, para po akong puno na yung ugat ay mabubunot na. Pero ang sabi niya, ngunit alam kong hindi natutulog ang aking tagapagligtas. Amen! Kahit na ganito yung pinagdadaanan ko, alam kong hindi natutulog ang aking tagapagligtas. Sabi niya na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Kahit ano pong pinagdadaanan ni Job, dito siya humugot ng kanyang pag-asa
Sabi niya, para akong punong binubulot na ang ugat, matutuyo-tuyo na yung pag-asa ko. Pero kahit ganun pa man, sabi ni Job, hindi natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa aking pagdating ng wakas. Well, ano ang hope natin, mga kapatid? Speaking of hope, ito yung expectation of our salvation. Dito tayo umaasa na tutulong sa atin. Nasaan at sino ang pag-asa mo ngayon? Well, we a lot of people, we put our hope on the things that we have right now. Minsan ang iniisip natin, 2021, ang pag-asa ko na lang yung trabaho ko. Kapag wala na akong trabaho 2021, di ko alam kung saan ako pupulutin. Maring lalagay mo yung pag-asa mo saan? Sa business mo. 2021, ang business ko bubuhay sa amin. Ang connection ko, ang mga kaibigan ko, ang pamilya ko, well, trabaho ko, position ko, well, thank you Lord kung meron kang ganyan, kapatid. Praise the Lord kung meron kang mga blessing like that. Pero alam nyo, itong mga bagay na ito, nawawala eh. Yung mga bagay na yan, natutuyo. Uncertain, hindi sigurado, hindi pwedeng asahan. Some of us, ang pag-asa natin, savings natin. Tama po ba? I don't know about you, if you're listening and watching, maring sinasabi mo, may faith ka kay Lord, pero ang pag-asa mo talaga, savings mo. Ang pag-asa mo, yung uutangan mo. Ang pag-asa mo, yung hindi, may credit card pa naman tayo eh. Kaya pa yan. Alam mo yun? Saan tayo huhugot ng pag-asa kung ang mga bagay na meron dito sa mundo, na meron tayo, na binigay sa atin, ay nawawala. Na hindi mo maaasahan talaga. Anytime, bukas, mamaya, makalawa, isang linggo, next year, wala na. Tama po ba? Pera, nawawala, nauubos eh. Trabaho, kumpanya, nagsasara. Posisyon, anytime, pwede kang palitan. Business, nanghihina, malakas, unstable eh. Hindi naman laging malakas. Ano, family, iba naman, hindi ka na kayang tulungan. Yes, natutulungan ka for a season, pero dumarating yung panahon na hindi ka na kayang suportahan. Ano pa, mga kaibigan natin, connection, nawawala. Influence, nawawala eh. If we put our hope on these things, darating ang panahon, pag wala na yan, baka mawala na rin tayo ng pag-asa. Ngayon, saan po tayo huhugot ng pag-asa? Sabi ni Job dito, alam kong hindi natutulog ang aking tagapagligtas. Mga kapatid, ang pag-asa natin na merong Diyos na nakakakita ng sitwasyon natin. Merong Diyos na hindi natutulog. Merong Diyos na magliligtas sa atin. Merong Diyos na tayo po ay tutulungan this 2021. Ilagay natin ang pag-asa natin sa Diyos. And alam niyo bakit? Kasi ang Diyos, hindi siya naubos. He's God who is unlimited. He does not have a weakness. Walang impossibility sa Panginoon. Kaya ang pag-asa natin 2021. Yung iba sa atin, umaasa tayo, maging maayos na lahat, may vaccine na. Hindi doon, praise the Lord kung meron. Pero ang pag-asa natin ng kalakasan, kagalingan, na matupad ang mga pangako niya ay sa ating Panginoon. Kasi tapat na nangangako ang Diyos. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Kapag pinangako niya, tutuparin niya. Hindi siya gaya ng tao na nagsisinungaling. Ilagay mo yung pag-asa mo sa Panginoon. Paano ko ba ilalagay yung pag-asa ko sa Panginoon? Well, it just means that we fully trust the Lord with our life, with our mind, our soul, our strength, na kahit anong gagawin natin, lagi tayong kukonsulta sa Panginoon. Ilagay natin ang pag-asa natin sa Diyos. Yung aming pong anak na si Elijah, no? EJ, nanonood ka ba? Alright, praise the Lord, hallelujah. Merong binigay sa kanyang gift, no? Yung gift na yon ay isang Lego. Alright, so yung maliliit na mga Lego na yon. Alam niyo yun, sa Lego na yun, mga kapatid, tuntuwa siya kasi ang ganda nung nasa picture eh. Alam mo yun, yung nasa picture na motor, tapos may tao na pwedeng maging dinosaur, pwedeng maging spaceship. And para mabuo po yung Lego na yun, mga kapatid, may manual eh. Alright, so, hindi pa siya masyadong marunong mag-follow ng instruction, pero in a way, natututunan niya, ganito pala yan, okay, hahanapin, left side, right side. Until such time, magkasama kami binubuot, nabuo na po, napakaganda. He was so very happy, kasi yung nasa picture, nangyari. Sinabi ko sa kanya, Jay, ganyan ang Panginoon. Kapag ginawa mo yan sa sarili mong isipan, pinicture out mo lang yan. Yung mga piraso ng mga Lego na yan, hindi mo yan kayang buuin sa sarili mo kung wala yung manual.
So sabi ko sa kanya, you need to follow that manual. Ganun din sa buhay natin. As we put a trust in the Lord, we must go back to His Word and follow His Word, follow His will. Hindi natin pwedeng sasabihin na umaasa tayo sa Lord pero hindi naman tayo sumusunod sa Kanya. Paano matutupad yung magandang picture, magandang plano ng Lord kung hindi tayo susunod doon sa Kanyang mga instructions? Step 1, step 2, ang dami pong step eh, nasa 143 yung laruan. No? So, para mabuo yun, we need to follow that step carefully. 1, 2, 3, 4, hanggang mabuo namin. And going back to the story, talagang tuwan-tuwa siya. Itinabi niya sa kahon pero hindi niya binali, hindi niya binalik sa dati, talagang carefully na buo pa rin yung Lego na yon. And then, after some time, makalipas ang mga tatlong araw, unti-unti nadudurog na, nawawala na doon sa pinaka-form, sa picture ng Lego na yon. Ayaw niya nang buuin uli. Sabi ng bata, Dad, gusto ko naman gumawa ng sa sarili ko. Listen to this, I'm making a point right here. Sabi niya, gusto kong gumawa sa sarili ko. Sabi ko, sige, use your imagination. May ability ka, ano ba nasa isip mo? Gusto kong gumawa ng spaceship. Alam mo yun, yung mga spaceship. So, ako na yan, bahala. Hindi na wala ng instruction yun. Sarili niya lang yun. So, ginawa niya, gumamit siya ng mga iba't ibang parts. Nakabuo siya, maganda yung spaceship na nabuo niya. Wow, sabi ko, Jay, ko gumawa niyan. Opo, Dad, thank you, Lord. Ganda ng gawa mo, Jay, ah. Tapos, somehow, para bang hindi siya masyadong satisfied doon sa kanyang ginawa. Kaya ang ginawa ni EJ, pinilit niya ako, Dad, maganda to pero alam ko mas magaling kang gumawa. Sabi niya sa akin, gumawa ka pa nga, Dad, yung mas maganda dito ah. Sabi ko sa kanya, kaya mo yan, hindi Dad eh, mas maganda yung gawa mo dito. So, that point right there, that moment, sabi ko, alam mo anak, ganun din sa Lord. If you're listening and watching mga kapatid, ganun din sa Panginoon. Marami tayong abilities. Marami tayong talents, skills. Meron kang kakayahan eh. Magaling ka sa ibang mga bagay. And you are using that for a profit. Umuunlad yung buhay mo because of the skills and talents and abilities. And right now, you're planning things in your life. Nagpaplano ka ng ganito gusto kong gawin, ganito kong gusto mangyari. Pero darating ang point sa buhay mo na yung mga pinaplano mo na yon, makakarating ka doon pero parang tingin mo, parang may kulang. Parang meron pang mas maganda sa plano ko na yun. And alam mo, ang dapat mong gawin, gaya ng ginawa nung anak ko, sabi niya, he turned to his father. Sabi niya, Daddy, ikaw naman gumawa, alam ko mas maganda yung gawa mo kaysa sa akin. And if right now, if you're listening, ang pag-asa natin, mga kapatid, this 2020, nadadalhin natin this 2021, hindi man naging maganda yung mga plano, hindi man naging maganda yung mga nangyari sa buhay natin, 2020, 2021, dito ka humugot ng pag-asa that God has better plans for you. May mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Yung plano mo, ibigay mo sa Kanya. Ano sabi sa Proverbs 19:21? Many are the plans in a man's heart. Marami po tayong pinaplano eh. Yes, hindi masama po magplano. Maganda magplano. Importante magplano. Pero pag hindi nangyari yung plano, saan ka nahuhugot ng pag-asa na matupad pa yon? Well, you turn to your Father. Turn to God. Sabihin mo sa Kanya, Lord, mas magaling ka po sa akin. Hindi ko po kaya sa sarili ko. Mas maganda ang plano ng Diyos. Mas maganda yung kaya niyang gawin sa buhay mo. I don't know about you, maaaring maganda buhay mo ngayon. Pero sasabihin ko sa iyo, mas maganda pa rin ang buhay na hinahanda ng Panginoon para sa iyo. God has better plans for your life. 2020, meron tayong mga pinlanong hindi nangyari. Anong pag-asa natin this 2021? Ba, mas maganda ang 2021 para sa akin. Amen? Kung tinatanggap mo yung pakitype naman dyan, amen. Mas maganda ang plano ni Lord. Maaaring hindi ka pinagtayo ng business ngayon kasi hindi magbo-boom yung business mo ngayon. Ang isipin mo, ang pag-asa mo, babangon ako 2021. Mas magandang business bibigay sa akin ngayon. 2020, hindi ka man natanggap sa trabaho, well, okay lang yun. Kung may sinarang pintuan, may bubuksan si Lord na mas maganda pang pintuan para sa'yo. 2021, hindi para sa akin yun. May hinahandang mas maganda ang Panginoon sa aking buhay. Amen?
God has better plans. Yun yung ating pag-asa eh. Na kapag hindi nangyayari yung mga in-expect natin, huwag ka ma-discourage. Huwag ka pang hinaan ng loob. Bakit? May mas magandang plano ang Panginoon. Going back to Romans 8:28. Ano sabi doon? In all things, we know God works together for good. Sabi doon, sa lahat po ng mga bagay, kumikilos ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila na tinawag sa Kanyang layunin. May purpose ang Lord. Anong purpose niya? Gusto niya na yung ma-experience natin sa buhay. He wants us to have an abundant life. I believe God's will for your life is to be healed. Gusto ni Lord gumaling ka? Gusto ni Lord maging prosperous tayo, mga anak niya? Maging blessed tayo, maging successful tayo? Pero ang question, Lord, bakit din nangyari 2020? Have hope. 2021, mas maganda ang gagawin ng Lord sa buhay mo. God has better plans for your life. Even in the church, hindi tayo nag-aalala, hindi tayo natatakot na wala man yung physical gathering, but we know that God has better plans for this year and for the next year. You know what? Eh, kitang-kita naman natin, marami pa tayong na-reach out. Maraming opportunities na nabuksan because of our online prayer meeting. Amen? Doon pa lang makikita na natin. Kung meron na mga planong hindi natupad, don't be disappointed. Do not be discouraged or dismayed. For the Lord is with us. He has better plans. Laging mas magaling ang Panginoon. Ang kanyang isipan ay mas mataas sa ating isipan. Ang kanyang pamamaraan ay hindi natin pamamaraan. Kaya alam mo, kailangan mo lang gawin? Hope in God that He has better plans for your life. Ano yung mga disappointments natin? Ano yung mga nangyari sa buhay mo na para bang, Lord, hindi nangyari, pero hindi po ako mawawala ng pag-asa. Kasi alam ko, yung plano mo sa akin, mas maganda. Eh, Pastor, ang prayer ko naman, kalooban ng Lord eh. According to the Word of God, according sa will ng Lord, na para bang, nasa Bible to eh, ito yung pinagpe-pray ko, bakit hindi nangyari? Well, alam mo, I've learned in life, and we heard this a lot of times, na kapag kalooban ng Diyos, yes, answered na yan. Answered prayer ka na agad. If you pray according to God's will, sabi sa 1 John chapter 5, 11 to 14, mababasa natin yun eh. Sabi doon, if we ask Him of anything according to His will, we know that He hears us. Naririnig niya tayo. Ang sabi doon, at kung alam nating naririnig niya tayo, sasagutin niya tayo sa Kanyang kalooban, sa Kanyang panahon, sa Kanyang oras. And when we ask for God's will in our life, pero hindi nangyari, ang sagot naman dyan ni Lord, yes. Pero baka ang sagot pa ni Lord is, not yet. Yes! Sagutin ko na yan. Answered prayer ka na, but not yet. Maghintay ka pa. And kung hindi pa para sa'yo, mga kapatid, hindi mo pwedeng pilitin. Huwag mo pilitin. Kailangan mo lang gawin, mga kapatid. Maghintay tayo sa Panginoon. Maghintay tayo sa Kanyang kalooban. Maghintay tayo sa Kanyang panahon, sa Kanyang pagsagot. Because we know, pag sinabi na ng Panginoon, ngayon na ang araw, tutuparin ko na yung pangako, yung kalooban ko sa buhay mo. Kahit anong pwersa ng kadiliman, walang makakapigil. Kaya alam nyo mga kapatid, God is faithful to His promise. Kung ano pinangako niya, gagawin niya yun. Sabi niya, Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a wonderful future. Pero bakit hindi nangyari 2020? Huwag kang mawala ng pag-asa. Have faith that God has better plans for your life. Darating ang panahon, mga kapatid, makikita mo, masasaksihan mo ang pagtupad ng Lord sa Kanyang mga pangako. 2020, maraming hindi nangyari. Maraming plans na nag-fail. Maraming mga expectations na hindi natin nasaksihan. Maraming nag-fail. But you know what's the good news about this? God will never fail. At kapag sa Kanya natin inilagay ang ating pag-asa, kapag sa Kanya tayo umasa, sa Diyos na buhay na hindi natutulog, na Siyang magliligtas sa atin, mga kapatid, itinatayo natin ang ating mga buhay sa pundasyong bato. Kahit na umulan, malakas na hangin bumaha, dumating man ang mga pagsubok na yan sa buhay natin, mananatili tayong nakatayo gaya ng ating inaawit sapagkat tayo ay nakatayo
sa bato. I don't know about you if you're listening and watching tonight, maaaring para bang nawawalan ka na ng pag-asa sa 2021. God has better plans. Magtiwala ka sa Panginoon at hayaan mo na ipapakita niya sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Reminding us that God is never sleeping. Hindi natutulog ang tagapagligtas natin. Maaaring bang natutuyo ka na, para ka bang puno na bubunog na yung ugat? No, hold on! Hindi pa rin tulog ang Diyos. Hindi siya matutulog. Makapangyarihan pa rin siya. Tuto pa rin niya yung kanyang pangako. Bitbitin mo yung pag-asa this 2021 is a year of new beginnings. Para sa'yo, para sa iyong pamilya. May magandang hinahanda ang Lord sa buhay mo. Samahan niyo ako, manalangin tayo. Let's close our eyes and bow our heads. Panginoon, maraming salamat. Sinasamba, niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Maaring iba sa amin, natutuyo na ang pag-asa. Disappointed, discouraged na, Lord, sa mga na-miss na opportunities, mga planong hindi natupad. But right now, Lord, we're coming before you. Diyos na magliligtas. You are the God who is the source of our hope. Ikaw po ang Panginoon magbibigay ng kapayapaan at kagalakan sa amin. Salamat po, Panginoon, and pinapakita lamang sa mga planong hindi natupad na merong Diyos na dapat kami na sa iyo lamang manalig, sa iyo lamang sumandal at sa iyo lamang itayo ang aming mga buhay. Panginoon, patawarin mo kami kung umasa kami sa trabaho namin at ngayon wala na. Panginoon, patawarin mo kami kung umasa lang kami sa business namin at ngayon wala na. Kailangan ka namin sa aming buhay. Patawarin mo po kami sa aming mga pagtalikod sa iyo. And if you're that person tonight, you're listening and watching, sinasabi, Pastor, ako yun eh. Kailangan ko si Lord sa buhay ko. Sabayan mo, kapatid, sa panalangin. Sabihin mo lang, galing sa puso, umasa tayo sa Diyos. Sa kanya magagandang plano. Sabihin mo ang panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa akong makasalanan. Patawad po, Lord. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa iyo po ako aasa, O Diyos. Ikaw ang maghari sa aking buhay. Salamat po sa buhay na pag-asa, sa pagtulong mo sa akin, sa pagsama mo sa akin. Tinatanggap ko po mga pagpapala, ang magandang plano mo sa aking buhay, ang iyong pagmamahal, pagtanggap, at pagpapatawad. Salamat po sa buhay na walang hanggan, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Glory to God. Kapatid, if you pray that prayer with us, we believe that God has forgiven you and you are given a new life. You are born again. Bagong simula ito para sa buhay mo at umasa ka sa Panginoon bilang anak niya. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwanan. 2021 is a year of new beginnings for your life. Asahan mo ang magagandang plano ng Lord. Tutuparin niya sa iyong buhay. Bigyan mo kami ng isang taon. Just continue to attend our OPM and siyempre sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon sa iyo and your life will be better. Kahit may pandemya, virus, COVID-19 na kumakalat, kapatid, it cannot stop God to fulfill His plan in your life. Magpatuloy ka, kapatid. Ang gatas espiritual, ang salita ng Diyos, ang magbibigay sa iyo ng kalakasan para magtagumpay at magpatuloy sa buhay. At darating isang araw, sasabihin mo, thank you, Lord. Tinupad niya ang kanyang mga pangako sa aking buhay. Amen? Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Congratulations. Pinatawad ka na ng Diyos. And bago tayo matapos, 5 minutes, tapos na tayo. But manalangin tayo para sa bawat isa. Manalangin tayo ng pag-asa at kalakasan na magpatuloy. Naiiwanan na natin yung mga na-miss nating opportunities, mga regrets, mga sayang moments. Hindi na mababago yun eh. Hindi na tayo mabubuhay sa nakaraan. Tapos na yun. Mabubuhay tayo. Ngayon,
at ang ating isipan nakatuon kay Kristo na meron siyang gagawin na maganda sa ating mga buhay. Amen? Close your eyes and bow your heads one more time. Salamat po, Panginoon. Buhay ang aming tagapagligtas. Hindi natutulog. Kita mo pinagdadaanan ng iyong mga anak. Alam mo, mga pagsubok, problema namin, mga gastusin, mga babayaran, Lord. In the name of Jesus, inilalagay namin sa iyo ang aming pagtitiwala, ang pag-asa ng aming buhay sa iyo lamang, Panginoon Hesukristo, Diyos at aming tagapagligtas. Lord, right now, there are people watching and listening na parabang natutuyo na. But Lord, right now, binubuhusan mo sila ng tubig ng salita. Dinidiligan upang sila'y lumago, tumubo at magkabunga. Binubuhay mo kami muli, Lord. We speak life to dry places in our life, Lord God. We speak light to dark places in our life. Sa iyo namin inilalagak ang aming mga pag-asa, Panginoon. Maraming salamat po. And tonight, Father, we just continue to pray na nasaan man kami ngayon, pauwi, pag-alis, sa mga businesses, work, saan man kami magpunta, Lord, kasama ka namin. Pinoprotektahan mo kami ng makapangyarihan mong dugo, banal mong dugo, hindi kami maaawa ng mga sakit, virus na nagkakalat. Lord, it's 2021, we are protected in the name of Jesus. No hospitalization, no virus, no sickness, no work of the enemy will ever prosper. We receive, Lord, your protection in our life, sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, sa mga pastor, sa bishop, reverend, ganun din sa mga international church, Lord. You are protecting your people. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Yes, may mga vaccine na sa mga balita, Panginoon, pero ang kagalingan, protection, sa'yo namin inilalagay. Sa'yo namin, ikaw ang aming pag-asa at mag-iingat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid ko na nanonood, nakikinig, may karamdaman. Right now, even in your hospital bed, in the facilities, Lord God, and may mga kakilala sila na may sakit, just speak their names. And Lord, we declare healing by the power of your Holy Spirit, by the stripes of our Lord Jesus Christ, we receive healing for these people. We declare healing in their bodies from the crown of their heads and to the soles of their feet. Heal in the name of Jesus. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Sakit, virus, disease, tumor, cancer, sakit sa dugo, sa likod, sa buto, sa ugat, sa pangalan ni Jesus, inaayos na ng Lord lahat. Pinapagaling ka ng Panginoon. Receive your healing, your fast recovery. Receive it in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan. Tinatanggap namin ang kagalingan, kapayapaan na nanggagaling lamang sa iyo. You are our God and you are the source of our hope. Right now, Lord, yung mga puso na nadidiscourage, natatakot, nangangamba, nag-aalala sa pagpasok ng 2021, sa mga virus na kumakalat, lahat ng ito, Lord, iiwanan na namin 2020. And Lord, ang take home namin for 2020, pagpasok ng 2021, ay ang pananampalataya namin na kasama ka namin, hindi kami matatakot. Ang pananampalataya namin na meron kang kapangyarihan, kabiligtas, ang iyong kamay na tutulong sa amin. At ang pag-asa namin na may maganda kang plano at matutupad yun sa aming buhay sapagkat ikaw ay Diyos na tapat. And we receive the fulfillment of your promise in our life. We receive it in the name of Jesus. If you receive it, can you say amen? Come on, church. Amen, amen, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Woo-hoo! Praise God. This is our hope. God has better plans. Kung di nangyari 2020, may magandang gagawin ang ating Panginoon. 2021. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you for brothers and sisters joining us on our OPM. Hallelujah. In Jesus' name, punong-puno po tayo ng pag-asa. Yan ang mga anak ng Diyos. Kasi yung pag-asa natin hindi nawawala, hindi matitinag, hindi mayayalig, hindi nagsisinungaling. Tutupad sa kanyang pinangako. Thank you, Lord, for joining us on our OPM, sa mga faithful kingdom partners and builders natin. Salamat sa inyong buhay. Sa mga nakasama natin, salamat sa mga nag-share, sa mga nag-like, sa mga nag-type, sa mga nag-comment down. Praise the Lord for your life. Maraming salamat. Salamat sa Diyos, sa ating mga servant leaders. Thank you. Alas 8, pero lagi pa rin tayong handa sa salita ng Panginoon. Sabay-sabay, lahat ng mga anak ng Diyos. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things
I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Sing, oh, power is in you, Messiah. That's Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. Thank you for joining us on our OPM online prayer meeting. We are Jesus Coffee Church. I'm Pastor Roban. Kapatid, take home natin yung ating faith. Take home natin yung ating hope sa ating Panginoon. God bless you. Have a great night. See you tomorrow.